Hello there! Welcome once again, this is JayRandomBytes, aka JRB. On YouTube, it's youtube.com/JayRandomBytes, or you could type the domain jrandombytes.com. Sa mga hindi pa nakasubscribe, all you need is the Gmail or Google account. Just sign in and go to youtube.com on my channel. Click or tap the subscribe button. And also, do not forget to click the bell button for the notifications. For this episode, we will have Mikrotik Router's quality of service for bandwidth management on layer 7. So, kailangan naka-prepare yung router nyo. Ito yung link sa previous video. Just open it sa YouTube. Next, kailangan natin gumawa ng layer 7 regex. So, punta lang tayo sa IP firewall layer 7 protocol. Click plus. So, name, video, then yung expression will be video pipe, yung vertical, or video playback. Yung meaning niyan ay kung ang URL ng video ay merong video or video playback. Apply, okay. Next, gagawa tayo ng mangle, then mark connection para sa ating layer 7. So, punta tayo sa mangle, click plus, chain forward, out interface, ether 1, since yung internet natin ay nasa ether 1, advance, protocol, video, action, mark, connection, then type natin yung video, connection mark, check pass-through, copy lang sa comment, okay. So, meron na tayong mark connection para sa video. Next is packet mark. Click plus. General. Chain forward. Connection mark. Video. Action mark packet. Then, new packet mark, type lang natin, uncheck yung pass-through, then paste sa comment. So meron na tayong pares ng mark connection and mark packet para sa video na layer 7. Next, importante yung order ng ating mga rules. So pag ganito, pag nag-open tayo ng YouTube, testing natin. So YouTube, so, kahit naka-play na yung YouTube natin, wala tayong nahuli dito. So, zero pa rin siya. So, meaning hindi effective yung rule natin na ginawa para sa layer 7 na to. So, anong mali natin? It's the order. So, kailangan naka-order ng maayos yung rule natin sa Mikrotik. So, paano natin nire-arrange yan? Ito yung order, yung may hashtag. So, pwedeng i-order yan. Click lang. So, kailangan i-drag and drop natin yan sa taas. So, drag sa taas. Drag and drop. Yun. So, check natin. Nasa taas na yung video mark connection and video mark packet. Open ulit tayo ng YouTube. So, nahuhuli na ng rules natin, ng mangle rules natin yung pag-play ng YouTube. So, ibig sabihin yan, okay yung rules natin para sa video. Next. So, na-test na natin yung mangle natin para sa YouTube. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, subscribe lang sa channel natin. It's youtube.com/jrandombytes. Yes, watch the videos and subscribe. Next, punta tayo sa Q3. Kasi yung mangle rules natin, hindi pa natin na-limit yung speed pag sa mangle lang. So, kailangan gawa natin ng rules sa Q3. Click plus.
una sa download. So, video, download, parent, ASP download, packet mark, video, Q-type, PCQ, download default, priority, as mentioned, merong 1 to 8. For me, yung video ko will be number 4. Limit at 64K for me. Then, kung may 5 MB ako sa max limit, so dito sa video, lagay ko na 4 M. So, depende po sa inyo kung ano yung bandwidth nyo sa inyong ISP. Sa akin, 5 MB. 4 MB lang dito para sa video ko. So, eto na po yung video na download. Next, para naman sa upload. So, video, upload. Yung parent ko ay ISP upload. Packet mark, video. Q-type, PCQ, upload default. Priority, 4. Limit at, so sa akin ganyan. Then, max limit ko ay 2M. So, depende po yan sa inyo kung ano yung bandwidth nyo. So, nandito na po yung video na Q3 for upload and download. So, try natin kung mag-effect. So, open tayo ng YouTube video. So, eto po siya. Nauhuli niya. Nasa Q3 na. So, effective yung rule natin para sa video. So, ganun lang po kasimple yung gumawa ng layer 7 na rule para sa Mangle tsaka sa Q3. So, na-check na natin. So, assignment sa mga gustong gumawa dyan ng rules. Meron tayo dito na regex para sa Netflix. Try nyo gumawa ng Mangle rule tsaka Q3 para sa Netflix kung effective. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang and watch the videos bilang suporta sa akin. It's youtube.com/jrandombytes. Then, of course, disclaimer lang po, since hindi naman tayo certified masyado sa Mikrotik, so possibly may errors and correction. As of this time, tayo po ay nasa MTCNA na level pa lang. Marami pang dapat matutunan. So, for corrections and errors, ilalagay lang natin yan sa description below. Then, for your questions, you can join our group. It's Mikrotik Learning Group Philippines. Ito yung link sa Facebook. Then, shout out sa friend natin na nagturo sa akin ng Mikrotik, si Jay Soriano. Subscribe din sa YouTube channel na. Then, ito si Jay, consultant. Then, yun lang po. See you on the next video. Subscribe, 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 and watch. Thank you.